Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, this is Angelica again. And as I said sa chapter 1 ng story ko, the fun between us with some continued for quite a long time. And that charm lasted for quite a while. But one day, it got ruined. At kung papano, eto kasi yon. May mga, alam mo na, mga stupid girls of our class who cannot manage their own problems secretly. E pumunta ba naman sa teacher namin? Sa mismong advisor namin? And they requested that hindi pa rin daw kami mapaghihiwalay. So na-request nila na lahat ng girls mag-sit in one side and that the boys on the other side. So wala na yung ikot-ikot na mga bench. Yung teacher naman namin, she acknowledged their request. Kaya naman tuluyan na kaming na-separate ng chairs. Ang malala pa dun, ang nagpasimuno ng suggestion na yun ay ang isang babaeng patay na patay kay Sam. Itago na lang natin sa pangalang Cora. Si Cora, habang ginagawa ng paraan ni Sam na mapalapit sa akin ulit, si Cora naman ang gumagawa ng mga ways para mapalayo kami sa isa't isa at siya ang mapapalapit. But love is love. It finds new interesting ways to deal with. May mga paraan talaga kapag in love, no? Kaya pag isang tinginan lang namin ni Sam, alam na namin kung saan kami magkikita. Alam na namin na gusto niya akong kausapin, gusto ko siyang kausapin din. That very moment when we see each other's eyes, when we look at them, and then definitely in our eyes, I used to feel like I missed on my one heartbeat. Or sometimes, I used to feel like my heart is running like a J&T Express. Ang bilis. There were hell lot of times when we both used to look at each other. And without saying anything, we used to look down blushing away. Para bang kami lang nagkakaintindihan. Parang sarili namin ang mundo. Kapag nagkakatinginan, nagbablush, nahihiya ko, no? Pero sumisigaw ang mga damdamin namin. Pero ito namang si Cora. Para bang miniting niya mga classmates ko. At may mga plano silang hindi yata maganda para paghiwalayan kami ng tuluyan ni Sam. Ganun niya kagusto si Sam para maangkin sa akin. Maangkin ang atensyon ni Sam at mabaling sa kanya. As I mentioned earlier, he was a bright student. Sam had my girls following as well. So all girls sitting nearby me used to think that maybe si Sam ay may gusto din sa kanila. Lalong-lalo na si Cora. Really, love was in the air. Pero what's next? Hanggang doon na lang ba kami tinginan at walang sasabihin sa bawat isa? I wanted him to come and share his feelings to me. But he never showed the guts. Torpe. Gusto ko magtapat na siya ng feelings sa akin para hindi na rin siya maagaw ng ibang classmates ko. Lalong-lalo na si Cora. Dahil tulad nila, ayaw nilang maagaw si Sam sa kanila. And then slowly I started to wonder whether he really loves me or is just an illusion for me. An infinite dream of mine who is in her teenage na baka ako lang nag-a-assume na gusto din ako ni Sam. Pero damako naman yung pagbablush niya, yung mga tingin niya,
yung pagki-care niya. Day by day, I became more and more insecure. And in this feeling of insecurity, I made a very wrong decision. One super bad day, I found out that I was talking to any other guys of the class. Na hindi ko naman ginagawa dati na nakikipag-usap sa iba kong classmates na lalaki. And one time, nakita niya ako. Nakikipagtawanan sa mga classmates kong boys. And that made him feel very insecure. And I noticed this and thought that why not make him jealous by talking to some other guys para ma-insecure siya at tuluyan niya akong i-approach at magsasabi na siya ng feelings niya sa akin. Teenage mentality. So here I was, I decided to talk to this simple boy at itago na lang natin sa pangalang Khan. Si Khan was a good dancer. And there was a school annual day function going to happen dun sa school namin. And he was dancing. Everyone was cheering at him habang nagpa-practice. So ako din pumunta din and started cheering him. I started shouting, clapping, etc. Tapos paunti-unti ko pasimpleng inobserbahan ang reaksyon ni Sam. He was so on fire. Kitang-kita ko sa mga mata niyang nagsiselos siya. Habang ako naman, I really enjoyed it na nagsiselos siya. Baka kasi pag sobrang selos niya, magtatapat na siya sa akin para hindi ako maagaw sa kanya ni Khan. But honestly, it was very wrong. A wrong decision that I was doing that time. Never ever make that one person insecure who loves you a lot. Seriously. Hindi dapat pala ginagawa yun. Yung pagselosin mo, yung taong alam mong mahal ka at mahal mo. And so I started to talk to this guy na si Khan. Mabait si Khan. At kinausap naman niya ako. Pero itong si Sam, he took exactly the same feelings na sobrang nagseselos na. One fine day when our school recess or break time, oras na nun, nakita ko si Sam. Naglalaro sila ng kanyang ibang classmates pa. Nandun lang ako sa gilid, nakatayo lang din, habang nag-aantay ng order ko. And suddenly, nakita ko din si Khan. Naghihintay din at nakatayo sa corner. He was listening to some songs dahil naka-headphone or naka-earphone siya. Siguro nagpa-practice siya. Alam mo na, he was a good dancer. Siguro na insecure si Sam dahil madaming nag-cheer at talented nga itong si Khan. Pero talented din naman siya. Sabi ko, bright naman siya. Pero nakikita kong nagsiselos pa rin siya at nai-insecure kay Khan. And so here I went along with my friends at nilapitan si Khan kung ano nga bang pinapakinggan niyang song. Tapos sinier niya sa akin yung one side earphone niya na wire. So pinakinggan ko at nakitang kita yun ni Sam. One corner of my eye, nakita ko nung para siyang sasabog na parang bulkan. He was so damn jealous that he stopped playing and started checking us out. And this feeling of his jealousy made me so happy. I told myself na
Sam, I will make sure that you will come to me on your knees. At sasabihin mo, aaminin mo, ang feelings mo sa akin finally. But you know what? He is more smart than I thought. As I mentioned, class topper siya. And all the girls in the class were ready or rather died to talk to him. Madaming nagkakagusto sa kanya. It was hell easy for him to make me jealous. So kung ako, nakuha kong magpaselos sa kanya, akala ko kasi mag-o-open up na siya ng feelings niya for me. Pero ang ginawa niya pala, what he did was he somehow managed to have an affair with some other girls of our class. At yun, si Cora. Hindi lang basta ang rumors na nanliligaw siya, kundi sila na. Sobra akong nagulat. Pinagseselos niya lang ba ako o talagang may feeling siya para kay Cora? O dahil si Cora ginagawa ang lahat, mapalapit lang sa kanya, kaya nag-ginrab niya din? O baka ang iniisip niya may gusto o kay Khan at wala sa kanya, kaya naghanap na rin siya ng iba? I was feeling like I'm sitting on the top of, alam mo na, yun bang gusto ko nang mahulog sa isang napakataas na building? O kaya nandun ako sa tuktok ng bulkan, which has lighted with a huge never-ending fire and lava. So I was very disappointed. Nawalan ako ng ganang magpasok sa school or pumasok sa school. I cried at night like hell. I was very, very unhappy. Siguro nga, yung word na unhappy is a very small word to describe my feeling. Now I came to know how he must have felt when I did the same thing with him. Kung bakit ko pa kasi siya pinagselos. Kaya tuloy ako ngayon ang sobrang nagseselos. So ang ginawa ko, kailangan kong ayusin yung mali ko. Kinausap ko si Khan, nakiusap na sabihin kay Sam na wala naman kaming relasyon, na hindi naman siya nanliligaw sa akin, na wala naman talaga akong feelings para sa kanya. Dahil ang totoo, kay Sam ako may gusto. Gusto kong sabihin niya in front of Sam na he can rest assured that there is nothing else between us. Until one day, nabalitaan ko na lang from some of my friends that Sam and Cora got broke up. Nag-iwalay din sila. Masakit mang isipin na naghiwalay sila, pero ako, napa-thank God ako. Thank you, Lord. But you know what? Because of our stupidity, we might have two hearts na nasaktan. Ang isa, si Khan. Ang isa naman, si Cora. To make the long story short, torpe pa rin si Sam. Kaya ang ginawa ko, bahala na. Kung hindi niya kayang ipagtapat, kayang-kaya kong magtapat sa kanya. And so nangyari, bago pa siya maagaw ng iba, ginrab ko na ang chance and I told him about my feelings. Pero Chin, hindi naging madali. Marami pang nangyari. But sorry, kahit if a fast forward ko pa, I still need a chapter 3 of my story. So for now, until here na lang muna. Ang inyong Kamax, always, Angelica. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching, and live like it is heaven on earth.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.